Magandang araw sa iyo. Nais kong magpasalamat sa pagtanggap mo sa mga hamong pagpapakatotoo ng aking online bahay. Binabati rin kita sa pagiging kabilang mo sa aking top 10 online housemates. Dahil dito, may mga ilan akong katanungan sa iyo para mas makilala ka at ng taong bayan na bumoto sa iyo. Sino sa mga 737 teams and regulars ang pinakagusto mo? Ang nagustuhan ko po kuya sa 737 teams ay si Ilona, dahil uno pa lang na nakitaan na po siya ng galing, nakitaan na siya ng ganyang mga talents, at saka nakita ko rin kung paano siya magpapakatotoo, kung paano siya nagpakatotoo sa loob ng bahay ni kuya, kahit sa kanyang pagiging totoo sa kanyang nararamdaman, sa kanyang pag-deal niya po sa kung anong sitwasyon o nangyayari sa loob ng bahay. Tsaka po sa regular ay si Miho, dahil sa kanya, gusto ko po kasi kung paano siya makitungo sa ibang housemates, kung paano din po siya nagpapakatotoo, tsaka sa kanyang pagbubuhay. Sino sa 737 Big Four at natitirang regulars ang sa tingin mong dapat manalo? Sa tingin ko po ang dapat pong manalo ay ganyan din po si Ilona Lolo. Dahil bakit? Para sa akin, deserving po talaga siya na makuha po ang pagiging big winner. Dahil nga po ay nagpakatotoo po talaga siya. At saka ginagawa niya naman po ng maayos kung ano po ang pinapakusahan sa kanya. At saka po kay Miho, para sa akin siya po talaga gusto ko manalo dahil sa kanyang pinapakita, sa kanyang pagiging isang magandang halimbawa na sa mga Pilipino, o isang magandang ehemplo siya sa kung paano po makitungo sa ibang tao, paano po respeto, kung paano po siya makita kita. Noong nalaman mo na may pagkakataon ka pang maging housemate sa online bahay ko, ano ang naging reaction mo? Noong nalaman ko po, pagkakataon na may pagkakataon po ako na maging housemate, ay taka ako kung paano, ganun. Pero nung nalaman ko na pwede kahit sa online na, natuwa po ako. Kasi parang curious ako kung paano. Bakit ka sumali sa aking online bahay? Sumali po ako kuya sa online bahay kasi po una gusto kong ma-experience kung ano po yung feeling ng maging housemate, yung gagawa ka ng task, yung mag-aabol ka ng oras, may kailangan kang i-accomplish. Tsaka po sumali po ako para po sa premyo. Yan, nung nakita ko po ang premyo ay alam ko na ito ay isang malaking tulong para po sa aking pag-aaral. Lalo na po, galing po ako sa probinsya, tapos lumuwas po ako ng Maynila para po mag-aaral bilang isang eskola. Pero dahil sa mga maraming mga pangangailangan, tsaka nagulat din po ako sa cost of living dito sa Maynila na masyadong mataas. So, alam ko po na ang premium ito ay magiging malaking tulong po para sa aking pag-aaral o kung makapagtapos po. Yun po po yan. Ano ang naging epekto sa'yo ng pagiging online housemate mo kung wala nang sumali ka? Mas natutunan ko po maging disiplinado sa sarili. Mas natutunan ko po na kailangan ma-accomplish ko yung mga challenges na pinapagawa sa akin. Tsaka natutunan kong maging creative. Natutunan ko po kung paano humarap po sa camera tapos gumagawa ka ng mga task. Bakit? Kasi medyo mahihayin po ako lalo na po pag nasa harap po ng camera tapos ipapublish po ito sa online, sa YouTube. Nakakahiya po yun. Nahihiya po ako pag gano'n. Pero dito, natutunan ko po na magpakatotoo kahit sa harap ko ng camera.
alin sa mga naging tasks ko ang pinakanahirapan kong gawin? Ang nahirapan kong gawin, Kuya, ay yung popsicle stick ko. Bakit? Kasi po, una, mahirap po siya. Una pala, wala akong idea kung ano yun. Ang alam mo lang, popsicle sticks, mga ganyan. Tsaka, wala po ako sa dorm room nung may task. Tapos nag-ahabol pa akong umuwi. Tapos pagka-uwi ko po, nasa ilang minutes na lang, mga siguro, basta wala na po sa isang 30 minutes ang oras po nun. Tsaka tinignan ko po sa YouTube. Tapos bumili po ako ng popsicle sticks. Tapos ginawa ko pa, ganun. Pero fail po eh. So kahit fail, okay na lang. Yun na lang po ang ginawa ko. Kahit po, sobrang hirap po talaga. Ano ang nararamdaman mo sa tuwing may nagbibigyan ng wow sa mga nagawa mong tasks? Sa tuwing may nagbibigay po ng wow sa akin, ay natutuwa po ako dahil may nakaka-appreciate pala sa ginawa ko. Tapos umini-mini-mini pala yung ginawa ko. Tsaka parang nakaka-encourage to do more or to exert more effort sa tuwing may susunod na mga task. Nakakataba po ng puso na meron kong naniniwala na kaya mong gawin ng mga bagay-bagay. Ano naman ang nararamdaman mo kapag uwi ang binibigay sa'yo? Pag nakakatanggap po ako ng uwi, nakakalungkot po yung kuya. Nakakalungkot na ako. Naiinis po na. Minsan, grab yung effort ko. Tapos, kuya pa din. Minsan, ayun pa lang na nangusuhan ko. Ano pala, hindi pala kaya yung ginawa ko. Tsaka minsan, may isang picture ko, bullet picture ko ng family ko. Tapos, umabot ko ng ilang uwi. More than 40 po siguro. Sabi ko, grabe naman kayo picture ng family ko. Grabe ang uwi. 40. So, depende rin po sa task. May mga task na, sige, okay na, pero yung mga task ko na iba, parang nakasakit ko na isipin na kahit totoo ay hindi pa rin po. Ano ang naramdaman mo nang malaman mo kabilang ka sa top 10 online housemates? Tuwang-tuwa po ako dun po yan nung nalaman ko na kabilang po ako sa top 10. Kasi una po, ko'y natutuwa dahil marami po ang nagtiwala sa akin, marami po ang sumuporta, marami akong mga kaibigan na talagang hindi po nasayang yung suporta nila. Na yung nagsasabi, oh, susuportan ka namin, paano ba mag-register, paano ba mag-vote dyan, mga ganun. Tapos natutuwa ako dahil hindi po na nasayang yung aking mga efforts, hindi po nasayang yung mga isang mga sacrifices ko po para makakuha ng task. Kaya natuwa din po ako dahil nakakaroon po ako ng chance na mapanalunan po ang prize po na maging makasama po sa Bigfoot na pagiging. Ano po ko yun? Bakit nararapat kang mapabilang sa top 10 online housemates? Para po sa akin, Kuya, na nararapat ako maging kabilang po sa top 10 kasi po marami din po akong sinacrifice para po makagawa ko ng task. At saka, pinaghihirapan ko po ang bawat task na ginawa ko. Siguro may mga fail man o siguro hindi marami po ang hindi natuwa. Pero, todo effort po talaga ako pagbubuan ng task. For example, pag ang mga video, minsan nilalagyan ko ng background music, kinakat ko pa, iba kung minsan, mga pictures, ini-edit pa, mga ganun. Yung parang, minsan, pinag-iisipan ko talaga kung ano yung ipopost ko, yung ano po yung ipapasa ko. Kaya, tsaka nagpakatuto ko talaga po ako kung sino ako, kung anong kaya ko, at kung ano yung mga tanong, talagang sinagot ko ng maayos. Ganun po rin. Natutuwa akong mas nakilala pa kita sa mga naibahagi mo. Sana ay ipagpatuloy mo ang iyong pagpapakatotoo. Dahil sa mga parating pang mga araw, ay may mga hamon pa akong inihanda para sa iyo. Muli, maraming salamat at good luck, online housemate!